So finally, today is my MRI schedule. So fasting for the whole night until afternoon. So my schedule is hapon siya. So ngayon guys is after nag-MRI, ngarag po ako talagang isang oras doon nakahiga na wala kang galaw-galaw para makuha yung alignment kung saan may diferensya sa buhay mo. Buhay talaga, oh, yan po ang aking na-experience dito sa ibang bansa na kung saan hinding-hindi nasagip o sumagip sa aking isipan na talagang makapasok ako sa hospital at may experience ang hindi pa na-experience sa buhay. Kaya guys, mag-ingat po tayo palagi. So, kailangan natin be safe sa sarili at kailangan natin maging matapang. So, after that, nagbihis na ako kasi nga, kailangan ko na din na maglagay ng mga alcohol kasi hindi ko alam kung ano yung mga nasa loob at yung hinigan ko. Kung ewan ko, basta ngarag na ngarag ang buhay. So guys, another day to go to the hospital to check my result. So hello guys, what's up? And today is my third time na pumunta sa hospital para check yung results sa aking MRI. And we'll see kung ano yung result. And we will see and God will guide it. So, ipasadyos ko na lang po lahat. Kasi ang sabi nung orthologist na pag may makita silang hindi maganda, kailangan akong operahan. What's up? So guys, let me share my stories about this journey. So, walang pasok yon. So, may playdate yung alaga ko. Naligo sila sa pool. At medyo may dapat kailangan i-rescue. So, nag-rescue ako sa kanila. Tapos, ako naman is nahulog doon sa gilid sa pool. Which is may ano siya. May plastic lang. Tapos nahulog yung isang paa ko. Ayun, nabagok yung tuhod ko doon sa gilid sa pool. At nang dahil po'y kasagsagan ng pandemya, hindi ako pumunta ng hospital para magpa-x-ray. Tapos, nagsabi yung amo ko na magpa-x-ray ka na. Sabi ko, ayaw ko kasi nga maraming mga cases that time. So, after 2 years, medyo kumalma na ang paligid. So, nagpahilot ako doon sa Chinese. At saka nagpa-acupuncture ako para matanggal yung ibang sakit. Pero after 3 months, bumalik na naman siya. Mga this year, bumalik siya. Tapos, yun na nga. Bumalik siya. Nagpahilot na naman ako doon sa Pinoy. Doon sa Lucky Plaza. So, medyo nagkalma-kalma na naman siya. Sabi ko, babalik ako pag wala yung mga amo ko. In that time, kasagsagan ang nagkaroon kami ng COVID. So, after nag-COVID, the short story is, na okay na kami. Pero yung tuhod ko, naging trigger pa rin yung sobrang sakit. Napansin ang amo ko, naglalakad kami kasi hindi ako dumaan sa hagdan. So, sabi niya, yung mga email na sine-check nila ng mga hospital para ipa-check up nga ako ulit, hindi daw nag-response. So, yung amo ko naman, naghahanap ng mga kaibigan or nagtatanong sa mga kaibigan na saan ang meron at saka magandang clinic para i-refer or recommend nila para sa akin. So, agad-agad naman nilang nag-response. Kaya ako, after that, mga, yes, September, yun na nga. Ongoing, nagpa-check up, tapos na x-ray. Nakita ko naman sa x-ray is okay yung mga bones ko. And then, sabi nila, kailangan daw akong i-refer sa hospital para sa another examination, further examination para sa aking tuhod. Kasi walang nakita sa buto na may diferensya. So, kaya pumunta ako doon sa NUH. So, nung pumunta ako sa NUH, ang nagbasa doon sa x-ray, and sabi, okay naman yung mga bones mo, pero parang nasa ano daw, mga tendons, mga tissues, ang may diferensya. Kaya nagkaroon ako ng MRI. So, ngayon yung result, and we'll see guys.
So guys, nandito na nga po pala ako sa hospital, labas ng hospital at lahat talaga guys. Ito yung main entrance na kung saan yung mga check-up, ang pharmacies. So ngayon is papasok ako at hanapin yung place na kung saan andoon yung doctor ko at isasabi nila, i-share nila kung ano yung result. And then after that, ayun na, kailangan na nating tibayan ang ating puso't damdamin at lahat-lahat na, pati mentally, emotionally, lahat kailangan kasi mag-isa lang tayo dito sa bansang to na kung saan naghahanap buhay tayo para sa ating pamilya at para din sa kinabukasan natin. Kaya laban, buhay, OFW. Kailangan natin ditong pumunta ng 1 hour before our slot because talagang ika-cancel na nila after pag wala ka pa. So guys, ngayon nandito na talaga ako at tapos na talaga at alam ko na po yung resulta na parang nanginginig buong katawan ko, yung tuhod ko, emotional, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko talaga guys. So after this guys is tagaantay naman ako ng panibagong schedule. So ngayon umupo muna ako dito to calm down my mind. So ang sabi na naman kailangan kong pumunta sa ibang unit. So, ngayon guys, nandito ako sa lift at sasakay at pupunta doon sa taas. Kailangan ko din ng another x-ray for alignment. Baka may mga butong na hindi na-align pa. So, kailangan i-check bago ang lahat. So, kailangan natin maging matapang, maging matyaga at maging matibay sa ating buhay. Kaya, kailangan. So, ngayon nag-aantay na nga po pala ako. At ito na nga po pala. Nagbihis na ako para sa another x-ray. Tuhod lang naman, bakit ba buong katawan kailangan? So, ito po yung requirement. So, no need to bother anything. Yung paglabas mo ng hospital na ang dami mo mapaisip, ang daming tanong sa isipan mo, bakit ako? Bakit kaya nangyari sa buong buhay ko? Kailangan ko pa itong pagdaanan para maging okay ang buhay ko? Or naging pagsubok lang ito sa aking buhay? Kaya talagang lumuluha ako, guys. After nung sinabi ng doktor at binasa yung result sa MRI at nakita ko talaga as ika, lalo pa naman nung sinabi na kailangan ko ng opera, oh my god, hindi ko siya inasahan na mangyari sa buong buhay ko to. Yung after sinabihan ka ng doktor sa result, parang nanginginig buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Kasi bawal doon mag-video. Parang awan ko. Hindi ko alam. Ay, buhay OFW, di ba? Laban sa kaya, darna! Hey guys, what's up? And today is pang-apat kong punta ng hospital. So today is talagang i-explain ng doktor doon sa employer ko yung lahat ng details about sa MRI. Though, last time, nung third time kong pumunta, nakita ko na lahat at saka doon yung sinasabi na kailangan ko ng operasyon. Pero, nang dahil nga may trabaho tayo, kailangan natin ng mga boot parties. Alam ng amo ko, dapat alam ko din sa sarili ko kung hanggat kaya ko ba yung operasyon na yon at kailangan din naman ng employer na malaman nila kung ilang days kailangan mag-rest at saka lahat ng details dapat employer nakakaalam. So ngayon kasama ko yung amo ko, hindi ako makabidyo doon, talagang bawal. Yung pagbibidyo nasa sarili lang kasi bawal talaga guys para hindi tayo mapahalo tayo dito. So ngayon, ipasadyos na lang lahat. Alam ko na yung result. Ang kailangan ko lang is yung kung anong masasabi ng amo ko. Alam ko na willing yung amo ko kasi kalusugan ko at alam kong ramdam nila yung paghihirap ng buhay na maglakad na hindi siya pantay at saka may masakit. At alam ko yung amo ko supportive sa akin. Ngayon is iano namin kung magkaano yung babayarin, kung pwede bang mag-transfer na lang kami sa ibang bansa kasi yun ang talagang gusto nila pag hindi kaya sa budget. Kailangan kaming lumipad either Korea or Ireland kasi mas mura doon kasi pag hindi ka resident, nag-less yung babayaran. So,
hopefully, God will always guide me on this journey. So, I'm back. After lahat-lahat na explain sa amo ko, lahat ilang butas sa tuhod ko ang kailangan, ilan ang cost, pumunta kami sa isang area kung saan magkaano lahat, yung bills, at saka yung doktor. As in guys, umabot ng 13,000 mahigit dollar. Saan ako kukuha niyan? My God! Ang sabi, health is wealth. Pero kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Kung may maramdaman, kailangan go ahead right away para hindi lumala ang sitwasyon. At hindi umabot sa ganitong sitwasyon. So guys, I'm having a surgery. Minor surgery sa tuhod. 3 butas sa banda sa mga tuhod. Ang daming ayus-ayusin sa tuhod. Ibalik ang na-twist. Tanggalin ang dapat tanggalin. O diba guys, kailangan kong maging matatag at matapang sa sariling akin. Buhay na buhay pa ba, self? Laban, self! Diba? Ganyan lang talaga guys. Parang makikita mo sa sarili, sa social media is napakasaya. Napaka! Ngiti-ngiti dito. Pero sa totoong buhay, may mga pinagdaanan tayo guys. Laban, self! So, ang sabi ng doktor is 4 linggo akong may bandage yung tuhod. At kailangan ko ng stretchers, walker, lahat kung anong kailangan ko. Tapos, 6 months na bawal tumakbo. 6 months na bawal stress yung tuhod. Kailangan nating maging matapang self kasi nasa malayong bansa tayo. So guys, watch on my next upload sa aking journey ng pag-surgery, time-lapse surgery vlog. So, let's go. And thank you so much guys. Shout out to my employer na kung saan binigyan ako ng bulaklak.